So, welcome back sa ating channel, mga Kadiyo. It's good to remember the heroism of our heroes. Kaya si Pastor Kibuloy, gusto niya na rin maging hero. Dahil pag siya daw ay pinilit na dukutin dito, buti pang mamatay na lang siya. Isang bayani sa kamay ng mga kababayan niya kesa sa mga dayuhan. It seems to me a little bit tail wagging the dog, tawag na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So I mean we will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy. We've known him for a very long time, and ang may papangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Maganda yung development na meron ng kaso na nasa tamang courtroom, nasa tamang venue, nasa loob ng mga korte. Ngayon, kung ano man yung desisyon ni Pastor Kibuloy, na gagawin niya ay personal na niya na desisyon yon, and I'm sure pinag-isipan niya yan. Ay, tama naman si BP Sara. Choice yun. It's a personal choice. Hindi yun dependent on anyone. Given the circumstances, he will have to decide. Ang gusto kong yung reaction ni Presidente Marcos, kasi merong request ni Pastor kaugnay sa pag-surrender niya. Ano nga yung first sentence niya? Sabi niya, it's a bit parang tail-wagging dahil he cannot be setting conditions for his surrender. Unang-una, hindi naman siya nagsiset ng condition. Kumbaga, parang nakikiusap siya given the special circumstances surrounding yung kanyang kaso na meron siyang information na talagang dudukutin siya. That's one. Kaya it's not tail-wagging. It's not even setting conditions for his surrender. He's requesting. Number two, yung sinasabi niya, bibigyan niya raw ng compassion si Pastor Kibuloy. With due respect to the President, hindi compassion ang kailangan niya. Ang kailangan niya justice. Ang kailangan niya safety. Kaligtasan niya. At yung sinasabi niyang malayo pa yung sa Amerika at huwag na siya mag-worry. Hindi nga, the point of the pastor is nandun nga yung threat sa buhay niya. At yung sinasabi niya na meron pa siya sinabi na we will give him a fair hearing. It's not for the President of the Republic of the Philippines to guarantee fair hearing. Hindi mo ang presidente magbibigay niyan, kundi ang hukuman, the courts. Kahit ano pang sabihin ng presidente, pag ang hukuman ay hindi gagawin ang kanyang trabaho, hindi magkakaroon ng hearing. You know ang mga tungkulin ng bawat isa. Ang presidente is to enforce the law. Ang judiciary naman, to give fair hearing sa mga akusado. Yan naman ang kanya. Pero ang pinaka, palagay ko, hindi yata nakikita ni Presidente Marcos Jr., ang pinaka core, pinaka buod, yung pong kaligtasan niya. All the President has to do, wala akong narinig sa reaction niya, na I will give him protection. I will not allow any foreign country interfering with our judicial process. Kung meron silang demanda, mag-extradite sila kung gusto nila. Hindi ako papayag na kukunin nila, dudukutin nila, o pipilitin nila na kunin ang isang akusado na Pilipino. Yun ang gusto kong marinig. Doesn't it even to write or reduce into writing the guarantee? All he has to do is, as president, it is my duty to enforce the law and to protect the citizens of this country. And so I will give him protection. And no foreign country can interfere in our judicial process. Yan ang dapat na inaantay ko sa presidente natin.
At sigurado pag nagsalita siyang ganyan, yun si Pastor, given the guarantee of the highest official of the land for his security, his safety, eh, lalabas siya. Eh, unang-una eh, sinasabi niya, there is no legal impediment. Eh, hindi niya na kailangan sabihin yun. There is a warrant for his arrest. So, there is no impediment. The only impediment there, if there is an injunction from a higher court to stop the service of the warrant of arrest. Number two, yung sinasabi niya, I assure him and he will provide protection. Hindi siya yung dapat doon. Eh, Secretary of Justice lang siya. Wala naman siyang kakayahan noon. Ang presidente ng bansa ang dapat magbigay ng garantiya ng proteksyon. Sapagkat pag inutos ng Commander-in-Chief yan, lahat ng armed forces and enforcement agencies susunod sa kanya. At makakasiguro si Pastor na talagang safe siya. Ayun, yung sinasabi niya naman, he should not be setting terms of his condition. Hindi naman siya nagsiset ng terms. Sinasabi niya lang yung kalakaran at pinapakita niya na the only way by which I can surrender is if my safety, buhay niya eh. Buhay niya ang pinag-uusapan dito eh. Mas secure. Pero siguro kung itong si Secretary Boy nasa lugar niya rin, ganun din ang gagawin. Madaling magsabi pag wala ka sa lugar. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga ka-DO, and please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito, and please pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw!